Sino dito yung ramdam na ramdam yung pag-ibig ni Lord doon pala sa praise and worship? Hallelujah. Iba talaga ang pagkilos ng Lord sa buhay natin. So, ngayong February na po, so first Sunday ng February. So, ano bang meron ngayong February? Sa mga kabataan, ano meron sa February? Exam? Midweek? Exam? Lipir? So, yan. So, meron din tayo ngayong sineselebrate na Hearts Day. Amen po ba? Pag sinabing Hearts Day, yan eh, ano, punong-puno ng pag-ibig. Yun. Sino dito mga na-inlove na? Taas ang amay. Mga na-inlove na. Sino mga nasaktan? So, pag-uusapan natin ngayong buong February is all about perfect love. Sabihin mo nga, perfect love. Yan. So, sabi sa 1 John 4:18, perfect love casts out fear. Yan yung magiging team natin. Feb-ibig 2022. So, pwede bang palakpakan mo natin si Lord? Hallelujah. So, bago tayo magsimula, declare po muna natin yung ating verse. Luke 4:18 to 19. Sa ulo niyo po ba ito? 1, 2, 3, go! The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Amen? Hallelujah! So, this is a powerful verse na namumuhay sa puso ng bawat isa. Amen? So, puntahan na natin yung ano, yung ating verse, key verse for today. 1 John 4:18 yun. Yung mga may Bible dyan, open na natin ang ating Bible sa 1 John chapter 4, verse 18. Sabi sa New King James Version, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Because fear involves torment, but he who fears has not been made perfect in love. Sabi dito, yung fear daw, nag-involve ng torment. Ano ba ang torment? Punishment. Or there's a consequence. Pag sinabi natin fear. So, sino dito may kinatatakutan? Parehas tayo sa appear. Relate ako dyan. So, isang sabi lang na asawa ko na, uy, punta nga dun. Yun. Asawa na nakakapanibago yan. No? Dati ano lang, dati girlfriend lang. So, yun, nakakapanibago. Talagang mapapasunod ka eh. Talagang alam mo eh, boses pala ang, tono pala ang, doon pala alam na. Nanginginig na. So, yun. So, dahil mahal mo yung asawa mo, so gagawin mo ang lahat para sa kanya. Amen po ba, Pastor? Amen. Kuya William. Yan. Sa ating mga may asawa na. So, dahil nandun yung pagmamahal, makakast out daw yung fear. Yung kinatatakutan natin. Ang title nitong pag-uusapan natin ngayong umagang ito ay Made in Perfect Love. Yun. Napakasarap pagka ikaw ay ginawa ayon sa pagmamahal ng Diyos. Amen. So, ako po ay ano, short story lang. Ako po ay mahilig magtingin-tingin sa mga department store, sa mga ano. Pagka halimbawa, naghihintay ako, pag hinihintay ko si Jen bago lumabas ng work dahil sinusundo ko po siya. Napunta po ako sa mall, doon po ako naghihintay, doon po ako nagpapalipas ng oras. Minsan napunta ako sa mga Ace Hardware. Yun, masaya na ako doon. Titingin ako ng mga gamit. Mga Signs of Aging na yun eh. Mga Ace Hardware ang pinupuntahan. Mga Home Depot. Yan, mga paboritong puntahan ng mga tito at tita. So yun, nandun na po ako sa stage na yun. So minsan napunta ako doon sa Japan Surplus. Pagpunta ko sa Japan Surplus, ako'y nagtataka, bakit ang mga tinda dito ay made in China? Diba?
Punta ka sa Japan Surplus, ang makikita mo made in China. Ang ina-expect ko kasi pag sinabi Japan Surplus, mga made in Japan, mga ganun makikita ko. Mga iba't ibang items. Dahil alam nyo, kasi ang Japan, yan ay very innovative yung country nila. So, yung mga simple things sa bahay, pinapadali nila yung mga ginagawa. Halimbawa, magagayat ka. Imbis na magagayat ka, meron ng nabibiling pang chop mismo na ilalagay mo lang yung mga gulay dyan, isang ganun mo lang, gayat na. So, mga ganun, mahilig sila sa ganun, mga Japanese. Kaya, nung ako pumunta doon, may na-expect ko ay makikita ko yung mga Japanese made in Japan. So, pero nakita ko ay made in China. So, alam naman natin na pagka made in China ay nandun yung functionality pero hindi siya ganun nagtatagal pagdating sa quality. So, itong pag-uusapan natin is made in perfect love. Ang gumawa ay mismo ay si Lord. Amen. So, ngayon pag-uusapan natin yung ano ba yung mga ginawa, kayang gawin ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin, sa bawat fear na meron tayo. Pag-usapan muna natin yung fear. Ano ba ang fear? Ano nagagawa ng fear sa atin? Una, it make you more cautious than you really need to be. Anong example niyan? Halimbawa, first day of school, kailangan bago lagi ang damit mo. Kailangan bago sapatos, bagong pantalon mo, bagong notebook mo, bagong iyong ballpen, bagong iyong notebook, ang iyong Crayola. Yan, tanda ko pa ng bata ako. Mga 36 colors, mga ganun. Ay, crayon. Sobrang dami. Parang ayokong pumasok doon ng hindi bago ang aking gamit dahil nakakahiya. Natatakot ako na baka mapahiya ako doon sa kaklase ko na bago yung kanyang mga gamit. Tapos ako, luma, nung isang taon pa, mga bali-bali na yung crayons. So, pinipilit ko na maging maayos yung first day ko. Sino bang gusto yun? Di ba lahat tayo, gusto natin yung first day natin ay memorable, maayos, lalo na first day sa college, kaka-college dyan. So, yung mga ganong experience, masaya, na nakakakaba kasi first time mo na tumutong sa college, school, tapos ganito ba, paano ba magturo mga teacher sa college? So yan, very exciting. Pero nandun yung fear na, ala, paano pagka tinawag ako, tapos magpapakilala ako sa harap. Sino naka-experience nun? Yung kinakabahan na, halimbawa ay, di nakaupo, sunod-sunod, tatawagin. Oh, Joshua, pakilala ka muna sa harap sa iyong mga klase. Ayaw na ayaw ko po nun. Dahil ako po ay takot humarap sa maraming tao. Gusto ko po ako'y nakaupo lang, ako'y nakikinig. Ayoko po na ako'y nasa center of attraction, attention. So, naandun. Ayaw na yun. Kaya ako'y kinakabahan pagka ako na yung sunod na tatawagin. Nangangatal na ako, nalalamig na ako. Kaya, yun, isa yung sa fear ko. Next point is it prevents you from doing things you would otherwise enjoy. Imbis na na-enjoy mo yung isang bagay, dahil natatakot ka, hindi mo nagagawang maging masaya. Halimbawa, youth camp, for example. Yan. Imbis na ikaw ay nag-e-enjoy doon sa presence ni Lord, ay ikaw ay natatakot na baka ikaw ay hindi pansinin ni Crush. Yun. Yun na nasa isip mo. Imbis na nandun yung attention mo sa nag-pre-preach, doon sa word na tinuturo, ay doon ka nakatingin sa crush mo. No, anong pa yung sasabihin ko dito mamaya pagka rin nakasalubong ko? Ganon. Natatakot ka. Imbis na ma-enjoy mo yung moment na ikaw ay nakikinig dun sa word of God, pero ang focus mo ay nado sa fear mo na ala ba hindi ko pansinin ni crush. Baka mapastid ako. Nagsabi ako mamaya. Yun. Yun yung mga fears na imbis na na-enjoy natin yung bagay o yung current situation ay hindi natin nagagawang enjoy. And third, it affects your day-to-day life. So, dito napasok yung mga anxiety, yung ikaw ay nalulungkot or natatakot dahil doon sa mga bagay-bagay. So, ito yung ginagawa ng fear. Ito ay align doon sa verse natin
sa John 10:10. Sabi doon, the thief comes only to steal, kill, and destroy. So yung pala yung gawa ng kaaway o yung kalaban natin. So, nagnanakaw siya ng kasiyahan. Pinapatay niyo yung kasiyahan na mayroon tayo. Sabi pa sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Alam ko, familiar na tayo dito. Sabi dito, stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. So nandyan lang ang kaaway sa paligid, naghihintay. Naalala ko yung napanood sa Netflix, yung All of Us Are Dead. Sinanood nun? Napanood na yun. So na doon yung ano, yung mga zombies, yung mahilig manood ng mga ganun. Yung zombie na pag may naamoy na tao, napapalingon agad. Tapos eh, hinahanap. Parang ganun ang kaaway na pagka ikaw ay nakita mahina, ikaw ay agad niyang pupuntahan. So pero, ito yung first point. Dahil mahal tayo ng Lord. First point natin is, si Jesus ang ating pag-asa. Amen? Hallelujah. Nagkapag-asa bigla si Jello. Si Jesus lang ang ating pag-asa. Doon sa mga sitwasyon or yung mga pagkakataon na tayo ay natatakot, tawagin lang natin si Jesus. Amen. Alala ko, share ko lang, itong week na to, habang kami nagtatrabaho, ako ay nasa office, kasama ko yung mga katrabaho ko. Pagkuntun sila na nakakatakot, na experience dun sa company. Mga nagpaparamdam daw, mga ganon. Sino ganon, mga nakakaramdam, mga nakakakita. May counseling tayo mamaya, sino dyan? So yan, mga nakakaramdam daw sila ng kakaiba, mga may naririnig daw silang keyboard na natunog nung sila mag-isa lang doon sa room. Tapos may naririnig daw sila naglalarong bata, mga ganon. Ako naman, dahil alam kong ako'y anak ng Lord, at ako'y mahal ng Lord, ako yung nakaramdam din ng takot, syempre mag-isa kayo. Nakaramdam ko ng takot, pero sabi ko, hey Lord, kayo ang Diyos ko, kayo ang makapangyarihan. Ayoko ng ganon. Ayoko makaramdam ng ganon. Gawa na ako pinaghihintay minsan ng labas ng naasawa ko ni Jen. So minsan sa office ako naghihintay. Hindi, mag-isa lang ako doon. Nakauwi na kayong makasamahan, mag-isa lang. Mas madilim na sa labas. Ilaw na lang ng office ang buhay. So yun, sobrang tahimik. Alam niyo. So yun yung senaryo. Pero sabi ko, alam ko, kasama ko si Lord. Alam ko yung hierarchy na ako ay mas mataas, mas nasa akin yung authority dahil binigay ni Jesus yung authority sa akin. Dahil God, tapos God the Son, tapos yung tinanggap natin si Jesus, nandun na tayo sa patatlo. So yung mga demonyo, inapakapakal lang natin yan. Kaya hindi dapat tayo matakot sa mga demonyo. Inapakapakal lang natin yan. Hallelujah. Sabi sa John 10:10, Jesus came that we may have life and have it abundantly. Amen. Abundantly, hindi lang sapat na. Ang gusto ng Lord ay umaapaw, sumisiksik, liklig, at umaapaw ang gusto niya ibigay sa atin. Amen. Gusto ni Jesus, ako ay masagana, hindi ako magkukulang. Yun ang gusto ni Lord. Sinong gusto yon? Amen. Dahil pinangako din niya, sabi sa Deuteronomy 28 verse 12, the Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty. Gano'ng kayaman si Lord? Sobra sa kanyang ginto, sa kanyang silver, ano pa, sa kanya lahat. Anong hindi niya kayang ibigay sa iyo? Amen? Amen. Kahit jowa, kaya niya ibigay sa iyo.
Ayun nga lang, hindi natin alam kung sino, no, Jello. Taniman mo, Jello. Hindi ka nakapagtanim last week. Absent, nako. Yan, nako. Paano yan? Namiss mo yung opportunity. So yan. Sabi doon, God will send rain on your land in season to bless all the works of your hand. Sabi doon, bless all the work of your hands. So, ibe-bless ka ni Lord, depende doon sa ginagawa mo. Amen? Kung wala kang ginagawa, anong aasahan natin? Amen? So, kaya doon sa mga bata dyan, sa mga nag-aaral pa, pagigihan nyo, pag-aaral nyo, and pagka kayo nagtatrabaho na or pag may business na kayo, doon yung mas mararanasan yung blessing ni Lord. Amen? Sabi doon, you will lend to many nations but will borrow from none. Sinong gusto yun? Amen. Ayokong tumira sa London. Alam niyo yung London? Yung mga taga-London? Londito, London. London. Ah, minsan lang ako mag-joke. Ayokong tumira sa London. Dahil ako'y anak ng Diyos. Diba? Napayak na ako. Yeah, eh. So yun, ano nga yung first point natin? Si Jesus ang ating pag-asa. Let's go to the second point. Si Jesus ang aking lakas. Sino dito yung mga nanghihina na? Sino dito nakakaramdam ng problema? Sino dito yung nawa-worn out na dahil sa dami ng pinapagawang module? Si Jesus lang ang ating lakas. Sabi doon sa Matthew chapter 11 verse 29, come to me, all you who are weary and burdened. Alam naman natin na tayo lahat ay may problema. Sino dito walang problema? Wala, di ka. Lahat tayo may problema. Alam ni Lord yan. Kaya sabi ni Lord, come to me. Lumapit lang tayo sa Kanya. Kaya din tayo napunta dito sa church every Sunday to come closer to God, to know His word and promises. Sabi ni Lord, I will give you rest. Kaya ang Sunday ay rest day. Ito ay araw ng pagpapahinga. Ewan ko nga ba sa asawa ko, ba't siya nagtatrabaho ngayon? Nakakalungkot. Miss ko na nga yung asawa. Alam niyo ba, pagka ang asawa ay sobrang stress. Ayaw ko na tuloy. Baka manood ng live mamaya. Sa labas ako matulog. Nabangkat dyan eh. Hirap ng live ah. So yan, kinokontrol ko pa sarili ko. So yan. Sabi na, I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. Ano ba yung yoke? Ito ba yung nasa itlog? Yung dilaw? Yung yoke? Ito yung mga pasanin, tama si Kuya William. Ito yung nilalagay sa may likod ng kalabaw para mahatak yung mga heavy loads or yung mga karton, mga ganon. So, yun ay dalawa. Dalawa yung nahila doon. Dabali, dalawang kalabaw yun. Hihila. Tapos, binibigay ni Lord yung isa. Doon ka na daw sa isa. Sinong gusto yon? Yung kasama si Lord. Na yung tipo na si Lord yung tutulong sa iyo na magawa yung isang bagay. Na konting effort lang yung i-exert mo. Sinong gusto yon? Amen. Ayaw ni Lord na nahihirapan ka eh. Kaya sabi ni Lord, nak, dito ka sa tabi ko.
Tutulungan kita sa pinagdadaanan mo. Kung malakas yung kasama mo sa paghila, hindi ka madali mapapagod. Tama. Sabi, learn from me. Siyempre, pagkakasama mo si Lord, matututo ka sa Kanya, tuturuan ka Niya. For I am gentle and humble in heart. Oh, nakaka-love naman na rin eh. Sino ka namang aayaw din eh. Napaka-gentle, napaka-humble. Okay, kasarap mong kausap ng taong ganun. Eh, ito yung si Lord. Di lalo na mas masarap na papakinggan ka kung anumang iniiyak mo, kung anumang problemang pinagdadaanan mo, sasabihin mo lang sa Kanya. Siya nang bahala. You will find rest for your souls. Nasa Kanya yung kapahingahan. Kaya kung tayo ay minsan nakakaranas ng pagod, na-stress na tayo sa trabaho, na-stress na tayo sa business natin, hindi umaayon sa gusto natin yung nangyayari, lumapit lang tayo sa Lord. Sabihin mo, magsumbong ka. Sabi ni Lord, my yoke is easy and my burden is light. Diba? Iwanan mo na yung problema mo. Bigay mo sa akin yan, sabi ni Lord. Halika, tutulungan kita dyan. Bigay mo sa akin yan, yung problema mo, yung anxiety mo, bigay mo sa akin yan. Yung depression mo, bigay mo sa akin yan. Tutulungan kita. Halika. Yun yung gusto ni Lord na mangyari dahil siya ang ating lakas. Sa mga panahon tayo nang hihina, siya yung nagbibigay sa atin ng lakas. Sabi din sa Ephesians 3 verse 20, now to Him, si Jesus, who is able to do immeasurably more than we ask or imagine. Sino dito nahingi sa Lord ng sasakyan? Amen. Makunti lang ang nahingi ng sasakyan. Amen. Bahay. Amen. Kapartner. Kapartner muna. Kapartner, sino nahingi din ng na Lord? Yun, RJ! Aba naman! RJ! Alright. So yan. Si Lord daw ay kayang gawin kung ano man yung hinihingi mo. According to His power that is worked within us. May kapangyarihan na binigay si Lord sa atin. Amen po ba? Nandyan yung anointing. Nandyan yung Holy Spirit nasa atin yun. Na nag-work, na tinuturuan tayo, ginagay tayo sa pangaraw-araw. So kung ano man yung hinihingi mo, ano man yung iniisip mo, kayang-kaya yung ibigay ni Lord. Walang hirap yan sa Kanya. Halimbawa, meron kang gusto mabago sa sarili mo na hindi mo kayang baguhin. Si Lord lang din ang makakabago nun. Dahil sa kapangyarihan ni Jesus, mababago ang buhay mo. Dahil sa kapangyarihan ni Jesus, mababago yung buhay mo. Kung ano ka ngayon, pagagandahin niya ni Lord, kaya niya yung i-level up. Amen? Ating team verse, level up. Kung ikaw ay may sasakyan na, bibigyan ka pa ni Lord ng mas maganda sasakyan. Amen? Kung ikaw ay may bahay na, bibigyan ka pa niya mas malaking bahay. Kung ikaw ay may savings na, kung meron man, kung meron man, palalakihin pa yan ni Lord. Amen? Kung may mga investment ka na, may mga business ka na, mas palalakihin pa yan ni Lord. Dahil He is able. Kayang-kaya niya yung gawin. Kailangan mo lang manampalataya at kumapit sa Kanya. Dahil siya yung magiging lakas mo. So for the third point,
si Jesus ang aking sandigan. Ah, napakaganda nito. Siya ang ating sandigan. For no one can lay foundation other than which is laid, which is Jesus Christ. Sa isang building, napakalaga ng foundation. Amen po ba? Dahil pagka ang foundation mo ay napakahina, konting ulan, bagyo, possible, masira ang bahay mo. Tama? Halimbawa, meron kang 20-story building. Sobrang taas. Napakaganda, mataas ano. Pero ang foundation niya ay napakahuna. Tatagal kaya yung building na yun kahit ganong kataas? Di ba hindi? Ganun din sa buhay. Kung ikaw ay pangat ng pangat ng pangat, pero ang pundasyon mo ay hindi si Kristo, dadating ang time na pagka ikaw ay binagyo, ikaw ay babagsak. Tandaan niyo yun. Kasi, kapag si Jesus ang pundasyon mo, kahit anong bagyo, kahit anong lindol, kahit anong kalamidad yan, magiging at mananatiling nakatayo ang bahay mo. Amen po. Kung ang iyong finances ay nakatayo sa foundation ni Jesus, kahit anong bagyo, kahit anong calamity, kahit anong disaster, kahit anong pandemic yan, hindi yan mawawala, hindi yan babaksak. Amen? Kaya yung mga business ngayon, lalo-lalo na yung mga kapatiran natin, nakakatuwa. Kasi nandun yung pagsama ni Lord. Nandun yung provision ni Lord. Tumaan yung pandemic, taas baba ang cases ng COVID, pero nandun pa rin yung provision ni Lord. Nandun pa rin yung business nila, nagiging matatag. And I believe pagkatapos nitong COVID na to, ay mag-bloom yan. Mas lalaki yan, mas mag-expand yan. Kaya ihanda nyo na. Kasi, He is our refuge. Sabi sa Psalms 91, ito sa mga favorite chapter ko, He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Yung mga pangako ni Lord, yun yung magiging kalasag natin, yun yung pro-protekta sa atin, yun yung mag-pro-protekta ng faith natin. Do not be afraid of the terrors of the night and the arrow that flies in the day. Huwag ka daw matakot. Yan lang sinasabi ni Lord. Alam ni Lord na nandiyan ang fear. Alam nyo ba na around 365 times na ulit sa Bible na do not fear. Kasi alam ni Lord na nandiyan lang yung fear. Pero nandyan din ang ating Diyos. Nandyan siya upang protektahan tayo at ingatan tayo. Do not dread the disease that stalks in darkness. Alam naman natin yung COVID na yung madami na rin na apektuhan. Pero wag daw tayo matatakot dyan. Though 1,000 fall at your side, though 10,000 are dying around you, this evil will not touch you. Hinding-hindi nito mahahawakan ang anak ng Diyos. Dahil nandun yung protection, nandun yung pag-iingat ng Lord, nandun yung pag-ibig niya. Pwede bang maanyahan ng lahat na tumayo? Pwedeng ipikit mo ang iyong mga mata, isipin mo kung ano yung mga bagay na kinakatakutan mo. Isipin mo yung mga worries mo.
isipin mo, ano ba yung kinakatakutan mo? Sabi doon sa verse kanina, perfect love casts out fear. Kung ano man yung takot na nararamdaman mo, yung alinlangan, worries, ibigay lang natin sa Lord yan. Handa mo sarili mo na isurrender ngayong oras na to, yung mga bagay na pumipigil sa iyo upang mapag-win. Natatakot ka ba na baka mapahiya ka pag nag-invite ka, pag ikaw ay natanggihan? Natatakot ka bang ma-reject at hindi pakinggan o sineshiran mo? Itong takot na to na pumipigil sa iyo ay susurrender natin ngayon kay Jesus. Hayaan mo na si Jesus ang iyong maging pag-asa. Si Jesus ang iyong maging lakas. Si Jesus ang iyong maging sandigan simula sa oras na ito. Damahin mo yung pag-ibig niya ngayong oras na ito. Damahin mo yung comfort na binibigay niya sa iyo. Feel the presence of the Holy Spirit in this place. Ang Diyos na makapangyarihan ay nakatingin sa iyo. Alam niya yung pinagdadaanan mo. Alam niya yung mga problema mo. At sinasabi niya ngayong oras na to, anak, ibigay mo sa akin yan. Ibigay mo sa akin yung isipin mo. Yan nagpapabigat sa puso mo. At hayaan mo na kung manirahan sa puso mo. I-welcome mo si Jesus niya sa puso mo. Pwede bang kantahin natin yung banal mong tahanan? Jesus. Sige, patuloy mo ang damahin yung pag-ibig ni Lord. Ang puso ko'y tinudlo sa'yo. Awitin mo itong kantang ito habang in-worship si Lord, habang lumalapit ka, tinahayaan mo siya manirahan sa puso mo. Ikaw ay mamastan, makanikan, sa'yo ay umisa. Ang puso ko ay hawakan natin ating mga puso. I-offer natin ito sa Lord. Hayaan natin siyang pumilos sa puso at buhay natin. Banal mong tanan, luglugan ang iyong
Diyos yung awitin na ito. Hayaan mo. Siya yung kumilos sa orso ko. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. We praise your name, O Lord of God. Holy Father, maraming salamat, Panginoon, sa pag-comfort sa bawat isa sa amin. Maraming salamat kasi buhay ka sa puso ng bawat isa sa amin. Maraming salamat kasi kami malakas na at nandun na yung kapahingahan na binigay mo sa amin, Lord God. Maraming salamat, Lord God, and I pray na mas maranasan pa namin yung pag-ibig mo sa mga darating pang mga araw, Lord God. Ikaw yung maghari sa puso ng bawat isa sa amin at hayaan mo, Panginoon, na tulungan kami na ma-share din yung pag-ibig na ito sa maraming tao. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa iyong pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.